Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa wakas ay napatunayan na sa hukuman na walang kasalanan si Lilet Matias. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagtataka si Lilet kung bakit hindi prinesenta ni Atty. Renan sa korte ang video reenactment na ginawa nila. Kaya naman tinapat ni Lilet si Atty. Renan tungkol sa video. Diniktahan ni Lilet si Atty. Renan. Alam ni Lilet na maging si Atty. Renan ay hindi naniniwala sa testimonya ng testigo nilang si Evelyn. Kaya pinamukha ni Lilet kay Atty. Renan na alam niyang magaling na abogado si Atty. Renan kaya hindi basta-basta naniniwala. Dito na-realize ni Atty. Renan na tama si Lilet. Tama si Lilet na hindi siya basta-basta dapat magtiwala, lalo na sa testimonya ng testigo nila. Naisip ni Atty. Renan na hindi na bali na ito na ang ikapatalo niya sa korte. At least raw ay mapalapit sila sa totoong killer ni Atty. Meredith. Sa kabilang banda, hindi na mapigilan ni Ino na maisip lahat ng kasalanan niya. Magmula sa panre-rape niya dito kay Trixie, pati na rin sa lahat ng sinasabi sa kanya ng daddy niyang si Constantino. Kasama na rin ang panggugulo sa utak ni Ino sa nangyari kay Atty. Meredith. Takot na takot si Ino na halos mabaliw na. Narinig ni Kalorena na sumisigaw ang anak na si Ino, kaya pinuntahan ito agad ni Kalorena. Nakita niyang nagwawala si Ino, kaya pinakalma niya ang anak niya. Hindi raw makalimutan ni Ino ang nangyari nung gabing namatay si Atty. Meredith. Kaya pinilit ni Kalorena na pagsabihan ang anak na kalimutan na niya ang lahat ng nangyari nung gabing yon. Isipin na lang raw ni Ino na isang masamang panaginip lang ang nangyari kay Atty. Meredith. Alam na ni Lilet na may testigo na nag-come forward kay Kurt at nakausap na ito ni Kurt. May mahalagang impormasyon daw ang testigo na maaaring makatulong na linisin ang pangalan ni Lilet at mahanap ang totoong killer. Kwento ni Kurt lahat ng sinabing impormasyon sa kanya ng testigo at nabuhayan sila dahil po pwedeng mapawalang sala si Lilet at malinis ng tuluyan ang pangalan ni Lilet. Samantala, umalis muna panandalian si Atty. Spunky at nagpunta sa estate. Napansin naman kasi nitong si Atty. Rona na mukhang hindi pa nakaka-move on si Atty. Spunky sa pagkawala ni Atty. Meredith at hanggang ngayon ay nagluluksa pa din ito. Kaya minabuti raw muna niya ng pagpahingahin muna si Atty. Spunky. Pero walang pakialam si Era dahil nagpaalam naman raw sa kanya si Atty. Spunky. Kaya pagpatuloy na lang nila kung ano ang susunod nilang plano sa depensang gagawin nila. Dahil malamang raw ay magpe-play victim na naman si Lilet. Napangisi lang si Atty. Renan at binara si Era. Nagawa pang magbiro ni Atty. Renan kaya nagalit si Era. Hindi raw nakikipagbiroan si Era sa kanila. Hindi raw akalain ni Era na ginagawa lang laro ni Atty. Alon ang kasong hawak niya ngayon. Pero nagsabi si Atty. Alon na mali si Era. Hindi laro ang tingin niya sa kasong hawak niya. Pero hindi rin tama ang ginagawa ni Era dahil hindi gawain ng isang abogado ang lahat ng pag-uugaling ginagawa ni Era. Kaya tila napahiya si Era kay Atty. Renan. Bilang Atty. Dapat daw ay manatiling kalmado si Era. Pero hindi raw madali para kay Era ang kumalma. Samantala, nagplano na sila Lilet para sa susunod pa nilang hakbang at handa na raw mag-testify ang main witness nila tungkol sa lalaking nakamotorsiklo at may iba pa raw silang pinag-aaralang butas sa investigasyon. Dahil sa narinig ni Kalorena, agad-agad siyang umalis at umuwi ng bahay nila. Samantala, inis na inis si Era, hindi raw katulad ng ibang case ang hinaharap nila ngayon dahil kaso ito ng pagpatay sa sarili niyang ina
at dapat pagbayaran ni Lilith ang ginawa niya sa mati nilang si Attorney Meredith. Pinaglaban naman ni Attorney Renan na oo, kailangang magbayad ng suspect, pero ang kailangan nila ay isang matibay na ebidensya. Dahil hindi pa rin raw kumbensido si Attorney Renan sa testigo nila. Inaalala naman ni Lilith kung paano siya makakapagpasalamat kay Kurt. Ang gusto lang ni Kurt ay mag-smile si Lilith at yun na lang daw ay okay na kay Kurt. Basta raw maghanda na si Lilith sa susunod nilang trial para makapag-focus silang dalawa. Kwinestyon naman ni Attorney Rona kung bakit dinagdag ni Attorney Renan sa witness ang waiter. Pinaliwanag ni Attorney Renan na hindi pa rin siya kumbensido maging sa kwento ni Paco. Kaya kailangan nilang magdagdag pa ng dalawa o higit pang witness. Kaya napagdesisyonan nila na si Aira ang isa sa kukumpleto sa witnesses nila. Yun ay kung kaya lang raw ni Aira na kontrolin ang sarili niya at huwag magpadala sa irrationality. Dahil lahat sila ay hinahanap ang hustisya, hindi para makapaghiganti kay Lilith Matias sa kung anumang personal na problema nila. Samantala, naabutan ni Kalorena si Ino na pinapanood ang mga videos ni Lilith. Nagsabi si Ino na nag-aalala raw siya para kay Lilith. Huwag raw isipin ni Ino si Lilith. Ang isipin lang raw ni Ino ay ang safety niya. Dahil magugulo lang ang isip niya. Nakiusap si Kalorena na hayaan ni Ino na protektahan siya ng kanyang ina. Ang kailangan ngayon ni Ino ay magtago. Dahil alam na ni Kalorena na nakita si Ino ng witness nila na andun siya mismo sa lugar kung saan pinatay si Attorney Meredith. Samantala, prinisinta sa korte ang video ng isang waiter na nakitang parang nag-aaway si Lilith at si Attorney Meredith. Ngunit pinaliwanag naman ni Lilith kung ano talaga ang tunay na nangyari sa kuha ng video. Lumabas na hindi talaga narinig ng waiter kung ano ang pinag-uusapan nila Lilith at ni Attorney Meredith. Kaya hindi masasabi na talagang nag-away sila ni Attorney Meredith ng gabing yun. Sunod naman na isinalang si Evelyn. Iyak ng iyak si Evelyn sa lahat ng katanungan ni Lilith sa kanya. Hindi makasagot si Evelyn at sinabi na kaya raw ba hindi makasagot si Evelyn dahil natatakot si Evelyn na malaman ng lahat na walang katotohanan lahat ng sinasabi niyang testimonya. Nagimbal si Aira. Halata sa mukha kasi ni Evelyn na gustong gusto niya niyang umamin sa pagsisinungaling niya. Ngunit hindi niya magawa dahil kinausap na siya ng taong totoong pumatay kay Attorney Meredith. Makakatakas kaya si Ino? Kung hindi nga si Ino ang totoong pumatay kay Attorney Meredith, ay sino kaya ang may sala? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.